So ayan, nakikita nyo ngayon yung mga pananim na palay. Pero hindi pa yan yun sa amin. At nakikita nyo naninilaw kasi tungro. Ang binhing palay na ito yung tinatawag nilang long pin hybrid. Hybrid siya, long pin ang pangalan. Ayan o. Itong may tanim na hybrid na to ay halos lahat ng hybrid dito ay may tama ang binhi. Natutunggro. Kaya dito sa mga tanim na to ay sigurado na yung magsasaka ay lugi na naman sa panahon ngayon. Dahil nga tunggro ang kanilang palay. So ito naman po yung sa aming palay. Ang aming palay ay inbreed. Ang binhi naman na to ay triple 2. Kung nakikita nyo, mas maganda naman siya kaysa dun sa mga hybrid. Ito ay mas maayos. Baka mas umani ng mas maganda. Malapit na tayo sa aming kubo. At ipapakita ko naman sa inyo ang aming tanim na ampalaya. Ito ngayon, pinapatubigan namin yung ampalaya namin gamit ang makina. Kasi medyo mataas na itong lugar na to. Hindi siya kayang patubigan ng mabilis gamit ang paligi. Irrigation. Kasi mayroon na yung current ng tubig. At priority yung patubigan ng palay. Isa yung kanyang binhi o variety. So guys, ito yung aming tanim na mga ampalaya. Ito ay 37 days old na. Sabi nila after 45 days daw ay maaari nang maka-harvest. Ito yung may bunga na siya. Ayun yung mga bunga niya. Ayun nga, patapos na kaming magpatubig. Konti na lang. Ayun na yung mga natapos namin. Nga, tapos na kaming nagpatubig, so antayin na lang natin hanggang sa mga 45 days kung makakaharvest na kami ng unang bunga ng aming palaya. Bye bye.